taon. Siya pa maagi. At yung aton, namo kay perting laluman na ni. Sa sa. Oh, abanti sa abanti. Bong alasawang gid na. Unga to namo baungat. Ano yung ato namo ni? Oh, dalo mang. Dalo. Ikaw bai dali adi. Okay. Kani ta bangon pud ni. Oh. Ano tong gapo ni? Sira ko wala sa ani. Magdala ko, na lang. What you have just witnessed is a clip from a documentary I produced in 2018, entirely shot in Barangay Manurigao, New Bataan, Davao de Oro. It was titled Latay sa Tabla. Considered as Barangay Road, but motorcycles have hard times passing through because it was muddy. Hence, the people created a motor trail covered with rough, thick wood planks for the wheels of these motorcycles to roll and persevere to reach its destination. But in my return in the month of June 2022, many changes have been seen. A vehicle with four wheels can now reach the center of Barangay Manurigao. Simply it means tablas are no more. This is Channel Voice. We listen. We tell. We inspire. This is iDocu. Sa pagpapatuloy ng isang mahabang clip ng dokumentaryo ko noong Latay sa Tabla, makikita ang mas nakakapanindig balahibong daan. Sa unahan, ay tadtad ng mga bato ang daan. Masakit ito sa puwet, nahuhulog ka rin minsan sa kinauupuan mo. Kung akala mo'y ganitong itsura na lamang ang lalakbayin namin, abay nagkakamali kayo. Dahil mas may buwis buhay pang tulay ang madadaanan makalabas ka lang sa kalbaryong kalsatang ito. Nakakapangilabot man ang tulay na ito, hindi naman namin siya pwedeng iwasan. Dahil sa mga oras na iyon, ito lang ang pwede naming daanan. Sa patuloy naming paglalakbay, dito muna makikita ang mas maraming tabla ng kahoy na sadyang ginaspang ang ibabaw na inilatag sa daan upang hindi mahirapang dumaan ang mga motorsiklo. Malaking tulong ito upang maging tuloy-tuloy ang aming biyahe palabas. Mahirap nga. Mapapaisip kang, bakit nila kinayang mamuhay sa malayong lugar na ito? Bakit nila tiniis ang hirap? Bakit hindi na lang sila bumaba sa sentrong bayan upang doon mamuhay?
Kadalasang tanong talaga ito ng isang dayo na hindi masyadong naintindihan ang kultura ng mga mandaya at ang mga pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Ngunit noon pa may mga paliwanag sila sa kanilang pinagmulan at tinitirhan. Bagay na ginagalang ng mga nasa pamahalaan. Kaya kahit mahirap akyatin ang mga komunidad dito sa Manurigao, sila'y hindi pinabayaan. Pinamumugaran man noon ng mga kasapi ng New People's Army ay binigyang pansin pa rin sila ng mga kinauukulan. Maraming programa ang dito ay nakarating. Hindi man lahat, ngunit iyong masasabi na kumikilos nga ang gobyerno dito. May gobyerno. Minamahal sila. Ibig silang alagaan. Mamahalin at hindi pababayaan. Sa 2018 na pagbisita ko dito, hanggang Tubod na ang malapad na daan. Ang pagpapalapad ng daan dito ay bahagi ng pangako noon ni Davao de Oro Vice Governor Jayvee Tyron Uy noong 2015 habang siya ay board member pa lamang ng nasabing lalawigan. Buhat nang siya ay naging gobernador noong 2016, ay kanya itong inilapit sa Nuoy Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP, na ngayoy Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity o OPAPRO. 2016, nag-invest ang pamana program dito under sa OPAP og 300 million para sa pag-open sa road, no, sa pagpalapad sa dalan padulong sa Tubod area. Kanang Tubod area, that's the highest peak, no, area diha sa padulong sa Manurigao. Sa barangay anda pa rin ang daan namin patungong Manurigao, New Bataan, Davao de Oro. Nabalitaan naming may pagbabago na daw sa daang tinahak ko noong 2018. Kaya upang personal kong masaksihan ang balitang aming nasanggap, bumalik ako noong Hunyo taong 2022. Ang malapad na daang aming binabaybay ay siya pa rin daang binaybay namin noong 2018. Walang pinagbago ang lapad dito. Ang kalsada dahil hindi pa simentado, kung madadaanan ng malakas na ulan, ay talagang magbabago ang itsura nito. Pero ang pinakamalaking nagbago sa lakad na ito ay hindi na po kami sumakay ng single na motorsiklo. Sakay kami ng isang pick-up truck. Ni-adto ko sa una, 2015. It was nothing. Kumbaga, kana nga lugar was just, kumbaga, a myth. Pipilaray mga naka-adto. No, pinakalayo nga barangay na sa Davao de Oro kaniadto. 7 hours bago ko niabot, napangos pa ko atong gigamit katong motor nga di kadena. Kana na lugar kontrolado na sa NPA kaniadto. So minus gyud kaayo ang serbisyo sa gobyerno ana sa una. Believe lang pug ko sa mga barangay officials kay sa una, ang ilang gibuhat, sila lang po nagbayanihan ang mga nigpis kayo ng mga dalan. Mangayo ra na silag krudo sa kuha, mangayo ra na silag pamugas para sa ilahang pagbayanihan, para ma-establish lang itong dalan, para maagyan og motor. So, while ingana kalisod ang pagpaadto dito, pero what makes it more special is nakita na ko mga katawhan nga gusto yun nila nga mulambo gani ilang lugar. Kanang nakita na ko sa ilahang kultura man siguro na or sa klase nilang pamuyo dito nga resilient sila, no? And then they want to be better, they want their place to be progressive. So mauna nga looking forward or looking backward di ay, and then comparing it now, nagapasalamat ko na nahimo kong instrumento sa kabaguhan dito nga lugar.
diferensyado ang usa ka leader na makita mismo in your eyes, no, kung unsa gyud ang mga komunidad nato sa tuang lugar. Well, masalamat lang pud ko kay naman tay mga empleyado sa Kapitolyo, mga kauban nato sa national government agencies na mga hugihan pod. But as leaders, we set the direction kung asa ta padulong. So, katong mga ahensya, mga empleyado nato, they will just follow the directions and do the rest. But importante, our vision, no, ang vision nato, gusto nato mahitabo, unsay gusto nato mahitabo, anang lugar, we have to see it first. Mao gani na nag-adto gyud ta sa grassroots, kay we wanted to hear the plight sa mga tao, and then hilig po ta magmarites, no, sa ilang kinabuhi. Kay by hearing them, by listening to them, diya na to makita ang tinuod na kalisod o tinuod nila nga kinabuhi na dapat matutukan sa gobyerno. Nigasto gyud ta para sa opening of road on top sa katong 150 million na initial opening of road na gihatag ni Presidente Digong. 2019 nato kipangayo, 2020 nato gi-implement og sugod. Sa local fund siguro nato, we spent about 10 million pesos para sa opening of road, kay taas-taas man pud mo traverse og more than 15 kilometers bago ka moabot sa Tubod. We spent about more or less mga 10 million usually sa rental, sa equipments o sa fuel na nagasto nato sa pag-open. Nakamamangha na matapos ang ilang taon, ang sasakyang may apat na gulong ay makararating na dito sa Sitio Utuan. Pahirapan ang pagtungtong dito noon, kaya't pag ito'y narating mo na, hudyat na ito na malapit na nga ang sentro ng Barangay Manurigao. Taong 2018, 19, and 21, kung kailan kami bumisita dito sa Barangay Manurigao, New Bataan, Davao de Oro, challenging yung pagtawid namin sa Manurigao River. Dahil dumadaan kami doon sa wooden footbridge na yon, tingnan nyo yon. Doon kami dumadaan dati. I even made a stand-upper over that bridge. Naay mo agi. Kanang mo agi atuan ang kauban. Si Joramil Vito ang atuang production assistant sa atuang pag-cover sa daghang mga eskwelahan gagituko din sa Compostela Valley Province. Inani ka amazing ang ilahang bayanihan spirit. Nakabalo sila nga lisod kaayong maagian sa motor ang maong lugar, kay lagi tubig ang ilalom, dagkong bato ang palibot kung atong tanawo, no. Dagkong bato na din ang dapita. Yan. So what they did, nagputol sila og mga kahoy nga tag-as para mo connect anang kini nga bato padulong adto nga bato. Unya pwede pa man yuta another bato na pod. So another kahoy na pod nga taas. Kung ikaw ay sasakay sa motor, medyo kung hindi ka sanay, matatakot ka talaga dahil nga napakalalim niyan eh. At kung at some point mawi-weaken yung bridge na yan, pwede kayong mahulog. Pero sa awa naman ng Diyos, noong since 2018 hanggang 21, hindi pa naman siya nasisira. However, hindi po makakarating ang isang sasakyan na may apat na gulong using that wooden bridge. That is why part of the graveling
and opening of roads, opening of road dito sa Manurigao ay yung may bridge na kasama. Kaya right now, nakatayo kami sa tulay na ito. Kahit yung dalawang motor na magkakasalubong, hindi po sila magbabanggaan. Pwera na lang kung may may sasakyan na apat na gulong, they have to wait for each other. Pero itong bridge na ito, napakalaking tulong na ito para sa mga magsasaka, mga motorista, at mga residente ng barangay Manurigao. You have to have your two ears ready para maminaw sa katauhan. Not only sa level sa katauhan, but also to your colleagues. Naligo pa kami noon dito sa Kiabuluyan River. Dahil pagkatungtong mo dito sa tulay noon, abay, aakitin ka talagang namnamin ang kanyang linaw at lamig. Kaya, dito ay maliligo ka talaga bago ka tumuloy patungong sentro ng Manurigao. Pero sa pagbabalik ko dito, wala ng tulay. Nilagyan na ito ng culvert. Pinatungan ng mga bato at lupa. Kaya, ito'y madadaanan na ng pick-up truck. Matapos kaming dumaan sa Sitio Tagima, ay narating na rin namin sa wakas ang sentro ng Manurigao. Kaisarap ng pagmasdan na sa paligid ng Barangay Government Center dito, hindi lang mga motor ang nakakapag-park, kung hindi, pati mga pick-up truck na rin, kagaya ng sinakyan namin patungo dito. Kinabukasan, matapos kaming makarating sa Manurigao, ay agad naman kaming sumabay sa pupuntahang paaralan nitong si Joramil Vito. Kasama pala namin siya sa loob ng pickup truck papuntang sentro Manurigao. Kung maaalala nyo, itong si Joramil, siya yung dumaan sa likod ko na sakay ng motorsiklo na dumaan sa tulay habang ako ay gumagawa ng stand-upper. Kasama ko kasi siya noong umakyat ako ulit dito taong 2019 noong ginagawa ko ang dokyong liso. Sa ngayon, hindi ko na siya basta kasama lang kasi siya ang guro sa isang malayong paaralan na itinayo sa pinakamalayong sitio ng Manurigao, ang Danawan, na tinatawag ding Sangay. Let passer na siya nang sumama sa akin sa paggawa ng dokyo. Dati ko rin siyang production assistant sa GMA Regional TV sa programa ko noong Issue Mindanao. Nang nangailangan ang DepEd ng guro sa Danawan na nooy walang nag-a-apply, ay bukas sa loob niyang inialay ang sarili nang sa ganoon ay magkaroon noon ng guro sa kabubukas na integrated school na siyang ipinalit sa Sinilang Salugpungan School na ayon sa pamahalaan ay kabilang sa organisasyon ng Communist Party of the Philippines. Sa araw na ito, kasama niya ang isa pang regular teacher na si Charmaine. Dagdag guro si Charmaine matapos ipinaabot ni Joramil sa kanyang departamento na kailangan niya ng dagdag guro sa Danawan upang mas matulungan ang mga mag-aaral nila sa elementarya at high school. Kung ang pangutana nga nung magpabilin ko din ha ng lugar,
naka-transform mangod sa akong kinabuhi, naka-change sa akong kinabuhi sa perspective ba o panlantaw sa akong kinabuhi. Nga may naman lang sa mga katuigan nga moabot na ay kabag-uhan nga atong mabilin para sa community. Not just only being a teacher, pero at least mataga-agusti siya ang imong profesyon. Kung inyong mapapansin, sa daang binabagtas ni Joramil, makikita pa rin ang mga tabla ng kahoy nakapatong sa lupa. Hindi pa kasi nakaabot dito ang opening at widening of roads. Ngunit kahit ito'y isang hamon pa rin sa mga gurong katulad niya, ay malugod pa rin silang nagpapasalamat sa pamahalaan dahil mas naging maayos ang kanilang paglalakbay sa ngayon mula sentro ng bayan ng Yubataan patungong sentro ng barangay Manurigao. Mas napadali gud siya. Kay sa una, mapila pa kauras ang imuhang bihayon itong latay pagtabla o sa imuhunong pa, peligroso kay mga bangin o bakilid ang imong maagihan. Pero pag abot ni mo dito sa unahan sa sentrong bahin diri sa Manurigao nga barangay, makita gyud ni mo og masuta nga mas lesser na gyud siya ang imong bihayon. Although layo gyud siya ang baktason, pero sa natawag nga comfort sa imong pagbaktas, mas makaingon ka nga mas hayahay na gyud siya. Ikan sa Yubataan, sir, kung magsakay kang motor, naana wala na nagduha ka oras, sir. Padulong din sa sentro sa Yubataan. Pagpabalik po, maupod gihapon. Pero kung magbaktas, may gikan sa sentro sa Makupa, dari sa Yubataan, ang dati na mo nga binakta sa una apil ang biyahe, mo take og 8 hours, apil na ang motor. Pero sa baktas sa Makupa, mga makaya na namo, sir, mga 4 kapin nga oras. 4 to 5. Mas napamubuog, dili kaayo sa ingon nga lisod itikam. Maraming hamon pa ang nag-aabang kina Joramil at Charmaine bawat report nila sa eskwelahan. Nariyan ang patay na kahoy na ginagawang tulay upang kanilang maiwasan ang tubig ng malumagpak river. Hamon din ang napakataas na bundok na kanilang aakyatin, makarating lamang sa mga batang mandaya na kanilang pinagsisilbihan. Ngunit, hindi na muna kami sumama sa kanila. Dito sa malumagpak river na kami, naghiwa-hiwalay. Habang sinusundan namin ang paglalakbay ni na Joramil at Charmaine, sa behind-the-scene footage ko habang ginagawa ang dokumentaryong ito, ay napadaan kami sa sakahan ng 59 anyos na magsasaka na si Roger Dagansan, na kamamangha ang dami ng kanyang tanim na atsal. Paano kasi? Mabilis itong patubuin, kaya't mabilis ding maibenta kung saan mabilis din silang nagkakapera. Morbis ka karon, simana na pod, morbis na pod ka. Sunod simana na pod, morbis na pod ka. Mao nang dinalian nga pangwarta. Sa isa ka bulan, ikaw pat ka morbis. Pero inamin ni Roger na hindi daw sila basta-basta magtatanim ng gulay ngayon kung alam nilang hindi ito kaagad madadala sa merkado. Buhat daw ng pinalapad ang daang ito. Silang may kakayahang magtanim ng atsal ay dali-daling nagtanim ng nasabing gulay. Nakuyugangan nga nakarbis na. Ingani nga mga oras, bisag ingani mga oras, mular ka pa na sila dito sa lungsod. Makwarta mo. Basin pamasin, balik pa na sila karon. Tungod kay nakakurta man daan. Nakakurta man dayon. Bukod kay Roger Dagansan, maraming mga taga rito na rin ang sumubok sa pagtatanim ng atsal. Isa dito ang dating guro ng Salugpungan School sa Sitio Uduan na si Roveline Kilam. Ipinasara ng DepEd ang eskwelahang kanyang pinagtatrabahuan dahil kinumpirma ng gobyerno na konektado ito sa NPA at sa Communist Party of the Philippines. Pero may eskwelahan naman sa DepEd dito bago ito pinalayas.
Kaya, hamon kay Roveline na magtanim ng gulay kung saan mabilis din ang kita kada buwan. Paan ko nga magtanong mga atsal kay daghan magud kay sa unog ka ng mga tanong nga. Kanang murag, dili siya makahatag o gustong pagkinahanglan, sir. Nakakita ko sa uban, nga niya, itry lang. Niya kay nagtanong mo gluya, failure. Niya, abot na po sa money, failure, kay gikaon siya o ilaga. O niya, mostly sa nagtanong mo ka ng atsal, nakita na mo ba nga ka ng murag maayo man ilang pagtanong niya, nakakuan silag, mga murag sapat na ba ang pagkinahanglan, ma-provide ang ilahang mga pagkinahanglan, ani nga mga, kaning nga mga tanong. While tong uban sa una, dili. Dagag failure. Sa pagpapalapad ng kalsada dito, pinatunayan ni Roveline na mas naging madali na rin para sa kanila ang pagpapalabas ng kanilang mga produkto patungo sa merkado. Sa una, maupo hinungdan, sir, nga nga. Murag dili ka maka-income sa mga tanong. Kung magtanong kag man eh, pwede radiha. Nga, labor pa dito. Na, lalo pa kag labor ba niya. Asa pang mga medisina dili makai. Pero while karon, dali-dali na sa mapalusot kay mo harvest ka karon, dili mo pwedeng maugmaan siya. Mo harvest ka karon na anay mga motor nga nakaatang daan, sir ba. Kay naa na dito ang buyer nakahulat. So dali na kaayo. Mas malakas ang pagtatanim ng mani noon dito sa Manurigao. Ngunit dahil palaging inuulan dito sa kanilang lugar, mabagal ang pagpapatuyo ng mga inaaning mani. Kaya, nang kanilang malaman ang kalakasan ng pagbebenta ng atsyal, mas dumami dito ang lumipat sa pagtatanim ng atsyal. Kita po na mga potensyal po ng gulay. Ay narong urasa, pwede na ka mag-istambay. Kay kagaling ng buntag, dili pa kayo init, naano dito sa uma, magabuno dahil mag-spray. Pagka umanana, pahuhay na ang mga tao, so makarelax ang mga tao. Then, isa pa, pinagi sa atsal, dako kayo ang income sa mga tao sa atsal. Kay every month, every week, maka-harvest dayon sila, pinagi sa atsal. Kay dili maningon nga pare sa maning nga 3 months ya pagka mag-harvest niya ugaling pagka nga dimano nakita nimo tong atong ginabidyo sa una dayon ka magbulad pag yud ka niya magpahawol pa ka dito grabe ka trabaho so ang pinat nga production. Kung lahat ng agri-produce sa Manurigao matapos sanihin ay ibababa na sa merkado, sakay sa mga single na motorsiklo. Para sa motorista at barangay kagawad na si Jemuel Pandonga, mas madali na lamang ang kanyang magiging biyahe dahil maayos na nga dito ang daan ikumpara sa daan ng nakaraan. Sa pagkakaroon, kanang di na kamadlok nga mubiyahe ka nga ikaw ra isa. Sa paggabi ka mubiyahe. Kaya nga naman, dali raman kakanindot ng pungdalang kay grabado na. Balag lubak-lubak siya at least na ang ligid, musukol mo po na ng mga bato. Kaya kana mo biyahe ka karon, ang pinakataas na mo biyahe ron, isa ka urasok to nga. Na po, ka nang kusog kayo padagan, tagsa ka urasok po yung biyahe. Sa pagkargado ka. Ikan o? Ikan rin sa poblasyon, Manurigao. Pado ni Bataan. Ang diferensya, sir, sa una, na mo karga ka sa Skylab, ang tao, sige ragnaog na, baktas. Yeah, sa pagkakaroon, gikan na rin, pagnaog niya, dito na sa Nibataan. Mauna yung diferensya nga sa pagkakaroon sa atong niyaging panahon. Produkto? Ang produkto, sir, ang pinakataas nga makarga sa una, sa gatos. Sa pagkakaroon, nani, makarga mga 200 kilos, 150. Kay, ang biyahe ni mo, di naman masangit po. Diretso-diretso naman ka, di na kamukamas. Hindi makakalimutan itong si Kagawad Pandonga ang karanasan naming kasama sila
kung saan itinulak nila ang mga motor na dumadaan sa mapuputik na kalsada. Anya, ganun daw talaga ang bawat karanasan ng mga motorista, lalo pat hinahamon sila palagi ng tubig ulan. Ang dalan sa una, sir, huwag mo yung kang lisod, lisod gid kaayo. Kay huwag mo bahada ka nga ikaw ro sa nga katong tabla pa, di gid ka kahom. Kay kasagaran diya sa dalan, ang uban maputulang kadina, maplatang ligid. Niya, lawas pa na danlog ang tabla. Yung mo tulak sa imo adya, ragid ka pundo, gasa ka mapilit. Niya, mo travel po ka sa una, tagasakadlaw po, pinakaubos na ng 8 ka oras. Ang tun na sa 10 hours. Pareha karon nga, maulan o gahapon. Pagkawag mo, mabahada ka, ayaw gibahada nga ikaw raysa. Mabahada mo nga tulo, upat, pataas gud na siya. Kay magtinabangay man magtulak diya sa dalan. Mo kamas man ganyan ligid, bisa pag magkadina ka. Kasagaran mo, lubong. Mahulog sa tablang ligid, kay mo kamas. Dito, niya alsao na po di mo ibalik sa tabla. Kay malapukan na ng ligid, lapukan na pong tabla, pero tinapong landuga po. Danlog na kayo. Niya, usahay po, tungod sa paningkamot ni mo, mabalik ka. Tumbang motor. Niya, kuha kay kaoban pagbangon kay nakikarga. Ika kabanguna na. Lagpad na ang mga kadalanan, pwede na makaagi ang mga sakyanan, no? Sa pagkakaroon, mas sure kung 4x4 ang imong dalon. But generally, makaagi na gyud ang mga ordinaryong motor pod o mga sakyanan na dunay 4-wheel. Kabilang sa development na nangyayari dito sa Barangay Manurigao, New Bataan, Davao de Oro ay ang electrification project ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK. Kaya nakikita nyo sa aking likuran ngayon, dahan-dahan na ngang na-install ang mga posting ito. And all these posts will be installed going to the sentro ng Manurigao. Kasi para sa kaalaman ng marami, itong Manurigao mismo ay naging hotbed din ng New People's Army. And yung sentro Manurigao mismo, doon na area, nagkaroon din doon ng anniversary ang NPA habang sila ay malakas pa dito sa Barangay Manurigao. Kaya napakalaking tulong ng Executive Order No. 70 o Whole of Nation Approach ng Presidente Rodrigo Duterte para sa buhay nila. Dahil bukod sa kalsadang ito na proyekto ng national government ay nakapasok din ang iba't ibang development kagaya ng electrification project ng NTF-LK. Na nakita po na mga lisod kayo ang paghimo og sulo na suga. Mato nga nakakonekta sa atin niyo regarding sa itong probinsya o sa itong kongresyonal. Nakita nila nga pwede na tumabutangan og suga. Mauni nga nabutangan og solar. Number one, rason sa solar na ito. Permanente daot ang ito ang baterya na nagsupply sa ito ang panel para madeliveran ang mga ito ang katawahan, house to house, maayagan sila. So, ningabot og dua katulog, wala magamit. So, dapat natay mga palantaw nga. So, unahan ba, dili kay focus lang ta diha sa solar. Napunta yung pangunahon na nga para makuslan sa mga tao. Pag-abot sa panahon, natay ilkat project. Mauna nga, nahimo sa itong barangay official, isip legislative, mauto among nakita na pwede ba nato mabutang sa electrification gikan sa Nibataan, to Barangay Manurigao. So far, tungod sa EO70, tungod sa Whole of Nation approach na gi-employ sa national government headed by our local chief executives. Wala may maglisod, no, tungod kay
dali nato nakuha ang pagsalig sa katawhan tungod kay naay makita nga proyekto ug mga programa nga moabot sa mga lagyong lugar. For example, sa pinakalayo nga purok sa Manurigao nakatukod tag eskwelahan. Formal na eskwelahan sa gobyerno, hulip nato sa eskwelahan na ginagamit sa CPPNP and BF before. No, we call it the salugpungan before. Matatandaan na upang makapunta kami ng Manurigao, dumaan pa rin kami sa sityo Taytayan ng Barangay Andak. Pero sa patuloy na pagpapaunlad ng daan patungong Manurigao mula sentro ng bayan ng Yubataan, mas madaling mararating ang barangay ng Manurigao kung ikaw daw ay dadaan sa lugar na tinatawag nilang Kalamukan. Ang problema manggo dito sa Taytayan, daghan kaayog mga siko na agianan. So, it does not conform normally sa mga sakyanan sa general populace. No? Kung 4x2 lang imong dala, di gyud kasaka tungod kay habog kayo. So dito sa Kalamukan, dili kaayo lisod, no, kay ang pazigzag nato, dili kaayo siya high angle ang iyang pagsaka. So mao na nga mas safe ang mga bus dito makaagi puhon, even 4x2 lang na sakyanan makaagi puhon. So mao gyud na ang atong tumong, mao na nag ni gasto tagamay, pero long term pod ang ato ang tumong para sa Manurigao. Matibay ang mga magiging proyekto ng isang malayong puong kung ito'y hindi iniwasan ng kanyang mga tagapagsilbi na piniling magpapili sa mga taong gusto niyang pagsilbihan. Ang daang ito ay maituturing na produkto ng observational, consultative, at participative governance ng Local Government Unit of Davao de Oro sa pamumuno noon ng gobernador at ngayon vice-gobernador na si Jayvee Tyron Uy. Mas matamis nga daw talaga ang tumupad sa pangako, lalo pat ang nangangako ay talagang umapak sa lupa, naglakad, nakisalamuha, nakinig, at dinamdam ang nararamdaman nilang mga nooy nakatitig lamang sa langit upang maghintay kung kailan sila lilingunin ng mga nangakong sila'y aalagaan, mamahalin at babantayan. Og dili pa si Presidente Duterte, og dili pa lang, dili pa si Tyron, og si Mayor Gerald, og atong Congressman Maricar Zamora. Sa tinuod lang, sa unang mapanahon, ubang Presidente wagi project niya abot. Tungod sa atong mahal nga Pangulo Presidente Duterte, naabot tanan ang ato ang project. In behalf sa among barangay official, sa among kapitan, kami tanan nga pasalamat migikan sa ato ang Presidente. Na siya po ang usa nga nakatago budget ani si President Duterte hangtod sa ato ang gobernador si Gobernador Tyron Uy o sa among mayor po sa Bataan nga ang tanan nga tinabangay gikan sa mga sundalo, mga kapulisan, tanan mga lumilihok sa gobyerno. Nagpasalamat niya ng tanan. Sa una nga tabla pa nagpasalamat ko, mas labaw na karon nagpasalamat ko kay tungod kay Nanay Karsada nga magiyan sa tanan. Pasalamat kayo ni sa ilaha. Eh, kung dili pa tungod sa ilaha, di kaning mga tanong, murag wala. Niya, dili maingani ang amo ang kanang amo ang mga pagtanong karon. Kung wala ang kalsada, mo nang dako kami do sa salamat sa ilaha. Ika sa mong kasing-kasing. Na feel nila nga naay gobyerno nga anda mo tabang sa ilaha. Kada sa mga ginagmay nila nga pamaaging ilang pangayoon na labi na sa pagpa-edukar sa mga bata. Dako na kayong tabang, labi na ning kalsada nga ilang nakita aron sir. Kay ako, dili magyud ko taga De Oro, taga Agusan magyud ko, pero nakita na ko ang kaayuhan o kabag-uhan dinhing lugar sa Davao De Oro. Nga ikumpara na ko sa unang galatay ra tagtabla, nakaapas pa ko ana higayon na, pero karon every time nga mag-istorya mi sa mga tao dinhi, sudungan ninyo ang sauna ug karon.
layo na kayang kausaban. Kanang sa una nga nabaglisod pa ta og pasaka, panaog sa atong mga produkto, tanawa karon nakita na ninyo. Although, ang gobyerno dili kay makahatag og igong pagtabang para sa ato, pero sa hinahinay nga pamaagi, atong nasinati o atong nakita ang kaayuhan nga dugay ra natong gipangayo. Salamat ko kay Presidente Digong gihapon kay gihatagan gyud og dako nga pondo ang dalan padulong sa Baganga from New Bataan, traversing andap to New Bataan side, padulong Manurigao, padulong na siya Baganga nga plano. So dili lang kay 150 ang nadungag, kung di ko magkamali, in 2021, nana na siya 450 million na budget. So, mo nang ginatrabaho karon, no, dito sa Kalamukan Road, pasaka, concreting. And in 2022, this year, so, another 500 million na para sa road concreting. Dito gyapon, continuation sa katong New Bataan to Baganga Road. And nahimo na yun siyang national road by virtue of an administrative order coming from DPWH just this year. Naniniwala ang iDocu na hindi mali na dumaan sila sa putik. At hindi kababaan na naglatag sila ng tabla sa putik upang makatakbo ang mga motorsiklo. Dahil ito'y patunay ng pagkakaisa ng taga Manurigao sa pagpapaabot ng kanilang boses sa pamahalaan na oo nga, kailangan nila ng makatarungang daan. Sa isang makatarungang presidente, Rodrigo Roa Duterte, at mapagkalingang pamahalaang panlalawigan, ang nooy nilataga ng tabla sa ngayon ay no more na. In support to the book of Proverbs, which we just have shown you, when good governance prevails, the people will never go weary. Instead, they will become active and participative in production, which later can help build this country achieve the good quality of life of its people. Friends, iDocuers, thank you for watching this very wonderful and inspiring documentary we shot in Manurigao, New Bataan, Davao de Oro. To God be all the glory, and God bless you all. Please like my Facebook page and please do subscribe to my YouTube channel. And for you to be alerted once we have new uploads, please click the notification bell. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or to the messenger, our messenger on Facebook. This is John Paul Senior. We listen, we tell, and we inspire. This is iDocu.